At ito na nga ang isa sa pinaka-favorite ko or top 10 na kakanin na gustong-gusto kong kainin sa tanghali na may kape. Una ay tinusta ko lang muna ang ating sesame seed ng bahagya hanggang sa mag-color yellowish na ang kulay nito na katulad nito. Meron din tayo dito ang cheddar cheese at hiniwa ko lang ito ng maliliit na square. Okay, so para naman sa ating galapong, meron tayo dito ng glutinous rice flour. So nag-scoop lang ako ng 2 cups of glutinous rice flour at nalagay din ako dito syempre na pampalasa ng asin. At para naman sa ating tubig ay paunti-unti lang dapat yung ating lagay dito para matansya natin yung consistency na hinahanap natin. Sa ating namang flavorings, nalagay lang ako dito ng ube essence at halu-halu ilang natin ito. Ang hinahanap natin consistency dito at kapag tinatouch natin ang ating galapong at wala ng dikit sa ating mga daliri ay okay na yan. Pero kapag malambot pa ng katulad nito ay maglagay pa tayo ng bahagya. Mapapansin nyo yung kulay ng ating ube ay katamtaman lang kasi kapag ito ay niluluto, nagiging vibrant pa ang kulay nito. At syempre para pantay-pantay ang ating sukat ng palitaw ube cheese balls ay gamamit ako dito ng 1 tablespoon ng pang-scoop. Pero pinasobrahan ko ito kaya naging 2 tablespoon each scoop. Ayan, maglagay lang tayo ng isang cheese at bilugin lang ito hanggang sa maging smooth. Nga pala mga kagrabe, para hindi manikit naman yung ating balls dito sa ating pagpapatungan, ay naglagay lang ako dito ang nag-sprinkles ng ating glutinous rice flour. Dito ay nakagawa tayo ng eksaktong 25 pieces. At habang hinahanda natin yung ating nyog na gagamitin, ayan, nagpapakulo na ako dito ng ating tubig. At idadiretso ko na rito yung ating balls. At may kasyon na kumukulo na yung ating tubig. At kapag ito ay naluto na, idadiretso ko na ito sa ating nyog. Napakadali lang itong lutuin. At kapag lumulutang na yung ating balls, ay maghintay lang tayo ng mga 30 seconds. At saka na natin ito hanguin at idiretsa sa ating nyog. Ito nga pa rin yung dahilan kung bakit nasabi ko na dapat bahagyang kulay lamang ilagay natin dito sa ating galapong. Kasi kapag ito ay niluluto na, ay mas nagiging vibrant pa. So ito yung pinakaroon natin na hindi pa naluluto at ito naman ay naluto na. At pa rin naman sa ating topping, syempre ito yung pinaka-classic talaga. Ipinaghalo ko lang dito yung ating asukal at yung ating tinustang sesame seed. And now it's done, our palitaw ube cheese balls. Aba, syempre, ito hindi mawawala. Ang dalong ni Mama Shirley! Anong ingredient ang pinalaman natin dito sa ating napakasarap na balls? Ang inyong sagot sa comment box section. Tara na guys, kain po tayo. Ayan, napakasarap at creamy at cheesy. Ngayon pa, maraming salamat sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!